mataas ang G-score dahil yung G-score po yung nagiging batayan ni GCash kung maaari ka ng Hold up. Araw po sa inyong lahat. Welcome po ulit dito sa Almontero Tutorial. So, yung ating topic ngayon is all about GCash pa rin tayo ngayon dahil meron tayong kumbaga update lang doon sa last video na in-upload natin. So, halos lahat naghahangad na nga. Hindi naman lahat, pero yun nga, yung iba talagang naghahangad na ng mga G-gives, G-loan nila, G-credit, ayan, medyo dumadami na yung nagkakagusto kasi nga, yung interest talaga niya and malaki yung maloloan mo talaga pagdating kay GCash. Sa G-Gibbs, meron akong nakikita, 120K, 100K, sobrang ganda ni G-Gibbs, pero ako ngayon, until na, wala pa rin. Tapos, sa G-loan, wala naman akong idea masyado, pero ang G-loan kasi yung interest niya is mababa rin. Then, habang nagbabayad ka, pababa na pababa yung interest. Sa G-Gibbs naman, ang nangyayari ay once na nagbayad ka in advance, marerebates mo yung mga na-advance payment mo na interest. O, diba? So, maganda talaga ang GCash kahit papano. So, ngayon, ayun yung pinag-aralan ko nitong buwan. So, nag-start ako mag-aral nito August. Okay? Kasi dati parang ginagawa ko, talagang pinapataas ko yung G-score ko is ang alam ko lang ay gumamit ako ng GCash features. Invest, cash in, cash out, mga ganun. Yun yung sinabi ko, diba? And then every Tuesday. So ngayon, pinag-aralan ko kung paano ba tumataas ang G-score. And talagang tinignan ko talaga everyday, talagang nakalista. Hindi katulad dati na talagang based on my experience lang. Ngayon, tinignan ko talaga, sinulat ko every details na pwede natin gawin para lang mapataas si GCash. And eto na nga, nakabuo na nga ako ng conclusion. And alam ko makakatulong ito para na din po sa inyo, sa mga nagpapataas sa G-score. So sa mga nagtatanong bakit kailangan mataas ang G-score, dahil yung G-score po yung nagiging batayan ni GCash kung maaari ka ng pahiramin via G-gives or G-loan. So, ang nangyayari dyan is, sa pamamagitan ng iyong G-score, maaari kang mapahiram ni GCash. Pero hindi lahat ang mataas na G-score. Katulad ng sa akin ay may G-gives, may G-loan. Kasi mataas yung G-score ko at talagang napataas ko na siya. So, ginawa ko tong video na to dahil alam ko makakatulong to sa inyo. Kasi hindi ko alam kung anong nangyari sa account ko. Kasi I have 625 G-score. Pero yung mga nagiging client ko, 400, meron pa nga 300 lang, 500. Ang tataas na ng G-gives nila, may 50K, may 100K, pero ako wala pa rin. And yun yung tinanong ko kay GCash kahapon, which is, ang sagot is system generated and hindi rin nila alam ang sagot. So, andito na nga yung paraan natin kung paano mapataas ang ating G-score and magkaroon tayong ng chance na mapautang ni GCash sa G-gives, G-loan, or a G-credit. Okay, so sa mga nagtatanong, itong mga to ay kino-convert po natin sa GCash. Ito po ay via bills, via Dragon Pay, kung saan ginagamit po namin ang inyong mga bills sa pag-cash in, ang inyong mga funds sa inyong mga virtual money, sa pag-cash in, sa pagbili-bili, and sa mga bills na ginagamit namin. Okay? So, andyan din naman yung mga tutorial. Nandyan rin lahat sa aking mga YouTube. And alam ko makakatulong po yun sa inyo. Kung kayo po ay tinatamad lang mag-research or ayaw nyo ng mahabang proseso, andito lang naman kami to serve you better. Okay, yun. Paano nga ba natin pinapataas ang G-score? Okay? Sabi nga ng iba, gamitin lang si GCash. Gamitin lang ng gamitin. And na yun. Sorry po, may bumili lang. And dun nga sa tanong natin kung paano ba natin pinapataas si G-score, di ba? Sabi nga nila, bakit ganun yung sa akin? Hindi pa rin tumataas yung G-score ko. Ginagamit ko naman lagi si GCash. Alam ko na. Nax, ang yabang. Hindi, kasi talagang sinulat ko yung every details kung paano ko ginagamit. So, kung mapapansin ang mga nakakakilala sa akin, even sa mga nananalo, never akong gumamit ng GCash na pag-send. Okay? So, ganito yon.
So meron akong dati kasi ganito, kukwento ko muna ah. Dati kasi meron tayong meron akong G-Save, meron akong G-Invest, and meron akong funds kay GCash. Pero hindi tumataas ang G-score ko. Bakit? Then lagi pang exceeded yung GCash ko. Bakit? Kasi ginagamit ko si GCash na pangpasweldo or pang bigay or pampapremyo sa mga ka-tutorial. Which is, ayun yung nagiging reason kung bakit hindi tumataas yung G-score ko. So, kung magpapataas ka ng G-score, ang gawin mo lang ganito. Maglagay ka sa G-save. Maglagay ka ng funds. Buy load. Ang gastos mo lang dapat, ang magiging out mo lang dapat, ang magiging out mo lang dapat ay buy load, pay bills. Yan lang dapat. Wag kang magka-cash out or wag kang magse-send money muna. Muna lang naman. Kumbaga parang magpapakitang gilas ka kay GCash na you have your funds, na meron kang pera na hindi mo masyadong ginagamit yung pera mo. Kumbaga sa isang bangko, para bigyan kanila ng credit card or para pautangin kanila, kailangan may pera ka sa kanila eh. Kasi hindi kanila papautangin kapag wala kang pera, or hindi kanila bibigyan ng credit card kung wala kang pera. Ganon din si GCash. Kailangan may pera ka sa GCash, and kailangan you have your funds sa iyong GSave, so that nakikita nila na you are credible enough na pautangin. Okay? So, ang maganda dito kasi is, once na ginagamit mo talaga si GCash mo for pay bills, for buying load, 100% tataas talaga ang G-score mo. Tandaan mo, huwag ka munang magka-cash out, huwag ka munang magsisend funds. Gamitin mo yung cash in nila, kahit 200, kahit 100 per day, gamitin mo yung cash in nila. Gamitin mo yung pay bills and buy load. Yan lang ang gamitin mo. Okay na yan. So maglagay ka ng invest, kahit 50 pesos lang. And sigurado ako 100%. Tataas ang G-score mo. Kasi ganito yon. Dati ang G-score ko is 593 pesos. Ay, 593 yung G-score ko. Ayun, dun ako na-lock up. Siguro mga 8 months, 593, hindi tumaas. Then, nitong August 1, isang linggo, sinubukan kong wag mag-gumamit ng GCash ko. So, hindi ko ginamit si GCash ko na pang cash out. Ang ginawa ko lang sa kanya, buy load, pay bills lang. So, ang nangyari, nakita ko, wow, 605 na, Tuesday siya nag-a-update. Every Tuesday siya nag-a-update. May nag-comment sa YouTube ko noon na parang hindi daw effective yung Tuesday. Hindi ko alam kung bakit hindi naging effective sa kanila yung nakalagay yung funds mo ng Monday, tapos Tuesday mag-a-update yan. Around 9 a.m. hanggang 12 a.m. mag-a-update na si G-score niyan. Kasi every Tuesday talagang tumataas yung G-score ko. Yes, 100% hindi po ako nagbibiro. So, ayun na nga, 593, naging 605 na yung G-score ko. Then nito, itong Martes lang, ang nangyari, hindi pa rin ako gumamit ng GCash ko na pang-send. Hindi pa rin ako gumamit, pero ginagamit ko siya for pay bills and buy load, ano? Pero nakatamad gamitin yung buy load ni GCash, no? Walang rebates. Okay, ayun nga. So, ginamit ko siya sa buy load, cash in, and pay bills. Then, itong Martes, alas 11 ng umaga, nangyari na naman, naging 625 na ang aking G-score. Yes, tuwan-tuwa sa G-score, no? Pero wala pa din akong offer ng G-gifts, ha? So, tinawagan ko si GCash, bakit wala pa akong G-gifts? Kasi gusto ko talaga ng G-gifts, kasi nga, yung G-Gives umaabot lang ng 2.99 ang interest per month, which is kapag pinagulong ko na yan dito, kasi dito meron kasi nagka-cash in dito 30k, 24k, marami nagka-cash in dito, and minsan hindi ko na iibigay yung buong 30k, so ang naibigay ko lang 10k, 15k, kasi nga kulang sa funds. So ninanais ko talagang magkaroon ng G-Gives para kung sa ganon is magamit ko siya pang paikot. Kung 3%, no, why not? Then, installment lang naman siya. Ang maganda kasi kay G-Gifts, once na bayaran natin ang advance, tulad ng sinabi ko kanina, mga marerebates mo silang lahat. Okay? So, sundan nyo lang po yung sinabi ko, and 100%, balikan nyo ako, sabihan nyo ako na kung anong nangyari. Kapag hindi, bibigyan ko kayo ng 50 pesos GCash. Pero dapat may proof kayo. Ah. Kung napanood nyo ito ngayon, i-screenshot nyo na yung inyong G-score, tapos gawin nyo yung ginawa ko.
promise, tataas ang G-score nyo and magiging qualified ka sa mga features ni GCash na pwede nating gamitin para pagsimula natin sa pang-araw-araw. Okay? So, hanggang dyan na lang muna tayo. Okay? So, congratulations pala doon sa mga G-gifts. G-gifts na mayroong 125K, 100K. Sobrang ang sarap tignan. So, basta gamitin nyo lang sa tama, wala namang problemang mangutang. Diba? Kasi, napakaliit ng interest niya kung tutusin. 1.5 interest niya per month, yung 100K. Isipin niyo yun. Tapos sa 50K, 1.99 po yata. Ganun siya kaganda. Okay? So, hanggang dito na lang po ulit. Bakit parang pula? Okay, hanggang dito na lang po ulit. Ako si Aldrin Almontero dito po sa Almontero Tutorial. So, kita-kita po tayo sa ating mga live and sa ating mga vlog. So, don't forget to subscribe and share the video para may matulungan din tayong iba. So, hanggang dito na lang. Once again, mga mga dito sa Almontero Tutorial. Bye-bye-bye!